YouTube channel ni Soul Saram. Please don't forget to subscribe and click the bell button for the updated updated videos, guys. I know. Okay, so for today's video, guys, I will give pie drinking etiquette in South Korea. Yes, alam niyo ba na ang mga Korean ay very heavy drinker. Oh, they are so very heavy drinker. Okay, so very heavy drinker sila, guys. So naglista ako ulit. Ayan, may palista si Madam. Okay. Online selling. Okay, so may palista siya. So naniniwala na ba kayo sa kasabihang tagay hanggang mamatay? Oh, in Korea ganyan po sila. Tagay hanggang mamatay. Okay, the reason kung bakit sila ganun klaseng ganun yung attitude nila kapag ka inuman na is they want you to open up yourself strong. Or they want you to hindi ka tulad ng sayo. Make a relationship daw. Make a relationship. Bumigay agad. Guys, yung ano, yung relationship na strong. Hindi katulad ng sayo. Bumigay agad. Okay, so, Korean believe that drinking helps get closer to one another or to others. Oh. Okay, so, that's why sobrang, hindi sila ano, alcoholic, ganun. Talagang ganun lang sila uminom. Pero hindi sila alcoholic, guys. They can still control themselves. Pwede po kayong, for example, ako, yan. Hindi ako pwedeng uminom dahil sa ayoko. Hindi ganun, guys. Hindi ako pwedeng uminom because I'm pregnant. I'm under medication. Yun yung, ganun. Tapos yung religion, reason din yung religion. Tapos yung, ano pa ba yun? Kalimutan ko na. Basta yun lang yung mga reason ko palate. Yun lang yung mga reason ko palate na ano na, bawal sa religion. Hindi naman ako ganun ka-religious. Ganun. Bawal. Basta bawal. Ayoko. Ganun. Pero kung hindi talaga pwedeng tumanggi, just mag-sip lang kayo. Nari, ano, titikman nyo lang yung soju. Di ba maliit lang naman yung soju bottle? Yung soju glass pala. Soju glass, maliit lang naman yun. So, pwede nyo yung ihap lang. Para kung maor, sip lang, kahit konti lang. Yun talaga yung, kung talaga ayaw nyo uminom. Pwedeng ganun, guys. Okay, ayun ako. Nawala na tayo sa topic. Okay, so B, ayan, daldal ko kasi, nami-nami kong sinasabi. Okay. So, number one, okay. First, drinking etiquette number one, guys, okay. Saying no, yun na yung sabi ko. Saying no directly is a big deal. So, it's a big no-no sa mga Korean, guys. Parang impolite siya kapag tumanggi ka. Lalo na pag boss mo yung nagyaya sa'yo. Tapos, hindi ka naman talaga umiinom. Parang ang big deal nun. Kasi kapag, andew, ganun, na ganun ka. So, bawal tumanggi, guys. Remember, yung, ba't sa Pinas, ganun din naman. Pag tumatanggi ka, walang pakisama. So, dito sa Korea, ganun din. Pero, much big deal. Mas big deal dito kapag ka, excuse me. Kapag tumanggi kang uminom, lalo na kapag kayong boss mo or co-workers mo ang nangyaya sa'yo. Kaya, ibig sabihin kasi nun, guys, hindi kayo interesado na makilala pa sila ng lubusan. Kasi nga, diba, may kasabihan na ano, only three types of people tells the truth. The kid, the drunk, and the angry. Okay, the angry person, okay. So, yun yung siguro, ano, kaya ganun. Kaya, huwag na huwag kayong tatanggi. Number two na tayo, guys. So, drinking etiquette number two is huwag niyong tagayan ang sarili niyo. Oo, oh, guys. Huwag niyong tagayan ang sarili niyo. So, walang karera dito. Kaya huwag kayong magmadaling malasing. For sure. Mahaba-habang lasingan yun, guys. Kaya huwag kayong magmadali. Okay? So, drinking etiquette number three. Let others tagay. Let others fill your glass, guys. Tsaka ano? Yes. Let others. Yung number two is, huwag niyong tagayin yung sarili niyo. Number three is, hayaan niyong may magtagay sa inyo, guys. Maghintay kayo. Or, kayo na lang yung mag-offer na magtagay. And, always use two hands. Ganyan, guys. Ganyan. Two hands always. Or ganito. Tapos, yun. Ganyan. Hindi po ako, ano nito, ha? Ano lang to? Juice lang to. Okay? So, number three is, let others fill your glass, guys. Okay? So, etiquette number four. Number four ba? Yan yung listahan ko. Etiquette number four is, kapag ka, if you're drinking with your boss, ganun, or mas nakakatanda sa inyo, always use two hands, or kahit nakakabata, kasi ano yun eh, yun yung kindness, ano nila, yung respect ba nila, yung respect.
it shows respect when you use two hands, both hands, okay? So, pag mas nakakatanda nga yung kainuman nyo, ganito yung pag-inom nyo, guys. Ganito, ayan, tatagay kayo, diba? Ayan, ayan, ganyan, two hands. So, ganito, guys. Magsaside kayo, guys. Ganon. So, kung napanood nyo na yung Itaewon class, guys, dun si Pak Seroy, dun si... Ano ba yun? Oh, si Pak Seroy nga, guys. Yun. Yung kainuman niya yung tatay niya, diba? Nakaside siya habang uminom. Ganun guys, yan ang drinking etiquette number 4. Kapag ang nakakatanda sa inyo, ang kainuman nyo, or boss nyo, always turn your head a little bit away. Okay, so drinking etiquette number 5. Drinking etiquette number 5, if... Ano daw yun? Ah, okay, so drinking etiquette number 5 is kapag nakita nyo, yan, kapag nakita nyo na empty na yung glass ng kainuman nyo, offer their drinks, okay? Tagayan nyo sila, guys. Sign of respect kasi yun, guys. Ibig sabihin, nire-respeto na sila. Tagayan nyo sila. Tapos, yun, minsan, makikita ko yung mga kaibigan ng asawa ko, guys. Pagtatagayan na ng asawa ko, diba? Tatagayan na. Tapos, pagkasunod naman nun, tatagayan na ng friend ko yung friend ng asawa ko, tatagayan na yung asawa ko. Ganun lang, guys. Ganun. Kita ko. Yung posture. Ganun. Minsan, ganun. Gaganun. Pag isang kamay lang, pero usually, dalawa. Ganun. Ganun sa guys. Ganun sa elbow. Ganun. Okay. So, sana, again. Okay, tapos na yung drinking etiquette natin. Sana ma-impress nyo yung BF nyo or yung family ng BF nyo. Sana ma-impress nyo sila sa mga etiquettes na sinabi ko, guys. Sana nakatulong ito sa inyo. Nakatulong ngayon sa akin kasi napilitan ako mag-research. Kaya pala, naiinis. Parang no manners daw kapag tumatanggi ako sa inuman. Kaya pala, binipilit ako ng asawa ko. Hindi ko lang maramdaman. Kasi manhid ako, guys. Okay, so thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button. Bell button beside. Thank you. Bye.